So welcome to my YouTube channel, and as you can see on the title, mag-shopee haul ako ngayon. So without further ado, let's get on to the video. So share ko lang, hindi ko to lahat sabay-sabay binili, naipon na siya, kaya i-haul ko na lang. Tapos yung mga presyo, ilalagay ko na lang dyan sa screen, and yung shop na pinagbilhan ko is ilalagay ko sa description box below. So ayun lang naman, umpisahan na natin. So for the first item is itong sapatos na to. And ang ganda niya, this cost only for 380 pesos na. Para sa sapatos, di ba sobrang ganda niya na. Tapos nagulat ako kasi ang bigat niya. Ayan no, kita naman di ba? Kasi ang kapal ng sole niya. Ang ganda rin ng quality. Tapos bigger size nila is size 9. So sakto yun sa size 9 ako. Kaso wala na siyang allowance pag sinuot. Pero okay lang yun kasi 380 pesos lang naman. Next shop, bumili ako ng sling bag. So, ito yung sling bag. Pwede mo rin siyang hawakan dito. Meron siyang tatlong zipper. So, ayan. Maluwag to. Nagamit ko na to. Ang luwag niya. And madami kang pwede malagay sa kanya. So, pag na-expand siya, sobrang luwag niya. Leather daw siya. Tapos, ayan. May logo lang siya dyan na Chanel. So, from the same shop na pinagbilan ko na ito, bumili rin ako ng tote bag. Ayan, color black. Tapos nakalagay lang dyan, black. Medyo masigit nga lang and limited lang yung malalagay mo dito. Pero pwede na rin. Tapos ayan, meron siyang ganito sa loob. May lalagyan pa siyang isa sa loob. So next, bumili ako ng bralette. Kasi diba, nauso tong bralette. So ito siya. Base siya na color black. Ganito yung likod niya. Ay, tapos may padding na din siya. Move on from another shop. Bumili rin ako ng two-piece and hindi ko alam kung saan ko siya gagamitin kasi nga ECQ ngayon and mukhang magtatagal pa to. At tag-ulan na, kaya hindi ko na talaga alam kung saan ko ito gagamitin. Pero ito siya. Tube siya na navy blue. Tapos yung lining niya color red lang. Kasi yung partner niya, ayan, high-waist to. High-waisted siya. So, ang ganda lang niya. Kaya binili ko. 150 pesos lang ata yun. So, from the same shop, bumili rin ako na itong tube. Simple lang siya. Ayan, tube lang. May padding na itong kasama, kaya ang ganda niya. So, mura lang din. And natatanggal din yung padding niya. Ayan. So, next item is itong ito, from our Korean shop. So, ang binili ko dito is itong Lucas Papaw na ointment, which is 250 grams, and murang-mura na siya. Kasi mahal kasi ito, and ayan, 270 lang. Yung sa iba, 300 plus na ganun. And from the same shop, bumili rin ako na itong Pants BB Magic Powder. So, ayan lang siya, pang araw-araw lang, ganun. Bumili rin ako ng pangkilay dun. So, itong 3W Clinic Auto Eyebrow Pencil. So, ang tagal ko na kasi hindi nagkikilay, namimiss ko na. Kasi makapal naman yung kilay ko, okay lang na hindi mo na siya kilayan. Kaso nga lang, bitin yung kilay ko dito sa unahan. Ayan o. Bitin siya dyan, kaya naisipan kong bumili ulit ng pangkilay. Ang shade nito is color black kasi wala nang ibang shade dun. And siguro okay na to kasi black naman yung kilay ko. Retractable siya. Tapos, sa kabilang dulo niya, meron siyang spoolie. Ito yung freebie ng seller. So, itong maxi. Yung mga binibenta kasi doon, puro ano, more on pang Korean, mga Korean products, ganun, makeup. So, ayan, binigyan niya ako na itong maxi. For the next shop is ito yung pinakamatagal talagang dumating, inabot ng 16 days. Pero understood naman kasi from China pa siya. Tapos, ECQ ngayon, so hindi agad maaasikaso yun. So, ang in-order ko doon is itong fairy lights, which is 5 meters daw siya. And yung nakuha ko is yung sinasaksak pa sa ano, sa power bank, hindi yung battery. Ang bobo ko sa part na yun kasi ang nakuha ko is yung sinasaksak pa siya sa power bank, hindi eh meron namang battery nito. So, hindi ko naisip yun. So, ito siya, ayan o. Ang ganda niya. And bala ko tong ilagay diyan. Ayan, kung nakikita niyo yung salamin na yan siya. So, doon ko to ilalagay.
siya pag nakasaksak. Ayan, 5 meters na siya. And ang ganda niya. Di naman siya umiinit. Ewan ko lang pag matagal nakasaksak. Kung iisipin niyo, dami naman nagbebenta ng fairy lights dito sa Metro Manila. Pero doon na ako bumili kasi ito talaga yung hinahanap. Priority ko talaga is yung ivy leaves. So nakita ko noon doon lang sa shop na pinagbilan ko, which is yun doon sa China. Ayan, apat yung binili ko. Ito yung isa, binuksan ko na. Ganyan siya. Bala ko kasi itong isabit sa taas ng ano, sa uluhan ko, sa may bandang kama ko. Kaya ayun. Diba ganun naman tayo, pag may product tayong gusto at nakita natin sa isang shop, maghahanap pa tayo doon sa shop na yun na pwede nating bilhin. So, ganun yung nangyari sa akin. Kaya doon pa ako bumili ng fairy lights kahit meron naman dito sa Metro Manila. So, share ko lang na yung mga napanood nyo kanina is last week pa yon. And idadagdag ko na lang tong clip na to kasi dumating na yung pinakalas na in-order ko sa Shopee, which is yung LED lights na from China. And as you can see, parehas yung suot kong damit. And don't worry kasi nalaban naman na siya. And ayun na nga. Anyway, paalala lang pala. Pag nagre-receive kayo ng products, yung mga in-order nyo, ganun, don't forget to sanitize or sprayan nyo siya ng alcohol. Diba naka-plastic naman yon, tapos sprayan nyo na lang ng alcohol para masanitize siya kasi diba from the seller. Dun sa kusina yung nag-package nun. Lang sa nag-deliver, iba-ibang kamay na yung mga nakahawak nun. So, ayun lang naman, for your safety and for everyone's safety dahil nga sa nangyayari ngayon sa bansa natin. So, ayun nga, umorder ako ng 10 meters na LED lights, which is, ayan, nakalagay siya dito and nabuksan ko na. Tapos 10 meters na siya for 399 pesos. So, sulit na yun, guys. Kasi diba mahal yung LED lights, ganun. So, ayun na nga, papakita ko na. Ang una, ang nakalagay dito sa box na to is yung saksakan niya. And ito siya, natanggal ko na. Tapos is itong connector niya, which is ayan. And then yung remote, ito yung remote niya. Ayan, yung mga pindutan, yung on-off, tapos red. Tapos ang color niya is red, green, and blue. Tapos may white, pero hindi ko ba na-try yung white. Tapos ito yung LED light. So ayan siya. 5 meters siya and nakoconnect naman siya sa isa't isa kaya ang mangyayari is itong connector na white, ayan, ito ayan i-coconnect nyo siya sa itong dulo na i-coconnect nyo siya dyan sa dulo ng LED lights. Ang alawang roll kasi meron din siyang saksakan which is ayan, tapos i-coconnect lang dito sa isa pang roll para isang saksakan lang and umilaw silang lahat. Na-try ko siyang i-assemble para mapakita sa inyo pag umiilaw na siya. So, ayan siya guys. Pag inon mo, naka-off siya kanina. Tapos, sobrang haba niya as in. Ayan, paikot na siya ng kwarto. Ayan siya pag red. Tapos, green, blue, white. Tapos, ayan yung iba niyang pindutan to yellow. Tapos pink. Ayan. Tapos ayan pa yung iba. Sulit na siya kasi ang haba niya. Tapos ayan yung connector niya. Kasi diba dalawang 5 meters yun. May adhesive na siya kaya ididikit mo na lang siya. So ayan. Tapos ayan halos masakop niya na yung buong kwarto ko. Tapos ayan na lang yung wala. And okay lang kasi maliwanag na siya. And super sulit na niya. So that's all for today's video guys. And thank you so much for watching. And I hope to see you on my next video and sana masunod pa tong video na to. Don't forget to subscribe, like, comment your suggestions and kung may questions kayo, comment lang kayo sa baba. Thank you so much and